today I have two sets. This is the new set of whitening facials. I actually saved lang para sila, but it's the new set and this is the old packaging. This one actually matagal ko na tong ginagamit. Ito na actually yung second set ko and actually paubos na siya. Nilagay ko lang siya dito. Binalik ko lang yung mga nasa set niya dito. Kung makikita niyo, ayun nga oh, meron siyang hati-hati kasi ginamit ko na yan. And this one is the new set. Kakakuha ko lang dito kanina. As in, it's from Lazada and I just got this like an hour ago kasi syempre sinip dito sa bahay. And originally, yung video na dapat gagawin ko is ito yung review ko para dito. Pero since nakita ko ito sa Lazada ng 777 at saka parang paubos na rin naman ko. Well, actually, maglalas pa siya sa akin ng 2 to 3 weeks or baka 4 maximum. Pero nakita ko to and grabe, ang ganda ng packaging from the photo. And ito grabe, naganda talaga ako the moment na in-unbox ko. Papakita ko rin yung unboxing dyan sa screen. Oh my gosh, I'm free! Wow, looks so cute. And my freebie. So this video is going to be the review of both. Actually, save lang naman siya, iba lang yung packaging, pero papakita ko na rin yung difference kung may nag-improve ba mismo sa skincare products or sa packaging lang talaga siya nagbago. So, ayan. By the way, this old packaging, hindi naman siya super old. Like, kakakuha ko nga lang siya noong April. Eh. April ko siya nakuha, then this is my second na. Dito yung nakuha ko na April. I think I bought this last June. And I've been loving this set ever since na nagamit ko siya. Kasi yung una ko nabili na set na Brilliant Skin is yung rejuvenating set. And I also did a video on that one. So, ayan, ito since old packaging to, baka may nakita na kayong video na ganito sa YouTube. And ito naman, ito na lang yung unahin natin buksan. Bubuksan ko rin to, syempre. Papakita ko sa inyo side by side what it looks like, what's the difference. Actually, you can see it na nga na this is a lot bigger compared to this one. Pero yung nasa loob niya, ang ganda ng doodles. I like it. Doodles. And actually, at the back side, may nakalagay na ganyan, no? Reminder, always do a patch test before using any Brilliant Skin Essentials product, which is very true. I actually did that. And maganda naman siya sa akin. Wala namang harsh effects. So, ayun. Let's open it na nga. I'm very excited talaga. Oops. Grabe, all transparent. Ito talaga i-review natin, guys, yung box. So, ito yung box. Kita nyo naman, transparent. May reminder sa likod, may rin directions sa likod na may papakita ko yan sa inyo. Now, let's go to this one. Look at this. Look, ang ganda niya! I really love the color. Punta tayo sa pinakamalaking nandito, which is the whitening toner. Grabe, ang laki niya compared to the other one do sa old packaging. Iba na talaga yung lalagyanan niya. Ayan, nakalagay, whitening facial toner maintenance toner. Suitable for acne-prone skin, smoothens and lightens. Yeah. So, ayan. Look at that packaging. I like these two. That's super. Ang cute niya. And then, sa gilid, makikita niyo yung expiration date, which is very great. Kasi minsan, ang hirap hanapin expiration date. Buti ito, kitang-kita siya. Tapos, tingnan yung color black. Siya lang yung black na font dito. Mine is my expire sa March 3, 2023, which is ang tagal pa naman. And, manufacturing date is March 3, 2021. Next, dito tayo. Di muna sa Gluta. Arbutin soap. Iba na yung packaging niya. Mahirap tanggalin. Naka-tape ata sa loob. Joke lang. Hindi siya naka-tape. Malaki lang talaga siya para dito sa loob ng box. Check. Sakto-sakto. Gluta Arbutin soap. Whitening soap. Ang cute niya. Ang cute ang pagka-pink. It's like pastel pink. Faded pastel pink. Later, we will slice this too. It's like how I slice the soap na ginagamit ko ngayon. Kasi madali siya matunaw kapag hindi mo siya sinlice into pieces. Kapag isang buo mo lang siya ginamit. But other than the packaging, you will see that they are very identical to each other. There's just pink and white and the Brilliant Skin logo imprinted on it. Last two items here, we have the whitening facial cream and the sunscreen. Ang cute! Kasi madi-differentiate mo na talaga kung alin sila dito. Doon sa old packaging, as you can see, parehas sila ng packaging. Iba lang talaga yung nakasulat. So, kailangan pang basahin kung alin kasi parehas lang talaga sila sa packaging. Tapos dito naman, look at these! You can see that the white one is the sunscreen and the whitening one is the pink one. The one in the pink packaging. Buksan na nga natin. I like it eh. I saw in the review that there it's like, or in the picture in Lazada, that it's all color pink. Yeah, it's pink na look. It's not pink, but it's like peach. It's not white because yung sunscreen, naunang sunscreen, it's color white and this is a little peach. It has a color. It has color. And also this spoolie, they have a spoolie. Is this a spoolie? Or
is this a spoolie or like parang spoon? Color white na rin siya, just like this one, the packaging that is white. So ayan, for the whitening set naman, pink pa rin yung spoon, just like the usual. Kasi yung packaging niya, color pink rin. So let's open this. Ayan, it's the same. It's the same. I can say it's the same. Really the same. Pero parang mas madaming laman to compared to the old packaging. Ayan, I really like this. I'm liking this as my maintenance set talaga. Dito naman sa old packaging, same items pero compact siya. Mas nakasiksik siya sa loob. Dito sa new set, hindi sila nagtipid. Ayan. Hindi talaga sila nagtipid dito. Tingnan nyo ang laki. Tingnan mo may doodle-doodle pa na glow. Dream. Oh, wait, wait lang. Dream. Tapos may pa heart-heart pang ganyan. And I like it. I really like it. And this one, very minimalistic. Very... And actually pala, kasama nung in-unbox ko, meron silang free na scrunchie. Siguro dahil konti pa rin bumibili dun sa mismong shop. Ah, reseller pala to. Oo nga pala, naalala ko. From SPI Banya. So, ayan. May reseller siya ng face. Franchisee pala. Hindi pala reseller. Is that the same? Like, I'm not really sure dun sa pagdating sa Brilliant na nag-resell as franchisee. Ayan. Hindi ko talaga siya binuksan for the sake of this video. Well, actually, nakuha ko lang naman siya kanina. Kasi yung pala nagkaroon ng gantong scrunchie na parang silk. Ayan. Ang cute niya lang. I like it. And surprise! Okay, surprise muna tayo bago tayo pumunta sa mismong review ng both of these. This one, I bought this from my authorized reseller sa mall. Hindi siya mall ba siya? Yeah, sa RFC Molino, I bought this for 300 pesos. This one, I bought this in Lazada in Laz Mall for 350 pesos. Walang shipping fee yun because I bought it in 7-7 sale. So for the price and for what I can see, I haven't used this one, pero parang same lang talaga dito. Yung sunscreen lang yung naiba. And mas lumaki tong toner nga. For the price and for what I can see, I think parang sulit din naman siya. Kasi ito 300 to 350, 50 pesos lang yung dagdag. Pero yung packaging, tignan nyo naman yung difference ng packaging. And mas lumaki yung item. So parang mas matagal ko itong magagamit. So, madami rin yung laman ng both cream, sunscreen, and thinning cream compared to this one. Kasi this one, nung bagong bili ko siya, yung nakita nyo pala kanina is side-by-side comparison is not bagong bili. Kasi hindi ito bagong bili. Ito yung nagamit ko na. Ano, binili ko siya na bago. Hindi siya super puno. Like, kalahati lang yung nandun. But it lasted me more than a month naman. So, let's go to my experience in the Brilliant Skin Whitening Set and this packaging first. So I've been using this for 3 months na. April ko nga siya binili. More than 3 months na. And I can see myself using this for my maintenance talaga. Maintenance skincare. It's very easy to use. It's a 3-step skincare. And although minsan parang nakukulangan ako sa kanya. Kasi at times na I have makeup on, I think I need to use a makeup remover. Na separate pa dito kasi wala siyang parang makeup remover talaga. Ito, I know this is a cleanser. But iba talaga yung makeup remover na lalagay mo sa cotton pad. And then, pangtanggal ng makeup. I use a separate makeup remover for that. And I use Cetaphil for that. Sometimes, other soap na available. But overall, this is very great. It's not like the Brilliant Skin Rejuvenating Set. This one na medyo mahapte, makate, and nagbabala. This one is a maintenance skincare talaga. And it's more of pampaputi nga since whitening set siya. And every time I have new pimples naman, it's not really that hard na matanggal siya since mga 2 to 3 days lang mawawala na siya. But, ayan. Can you see my face pa? Can you see? I do have makeup on right now, but I think you can see that I still have a lot of acne scars and acne marks on my face, and that's where the Brilliant Skin Whitening Set comes a little kulang. Well, I mean, if you want to get rid of the acne scars and acne marks, and you have an acne-prone skin, I do recommend that you use a Brilliant Skin Rejuvenating Set for a while before you use this. Na masatisfy ka na talaga na parang nawala yung mga acne marks, kasi nakakatanggal talaga siya. I know this is a review about this product, but as a maintenance skincare, I really like this one. Lalo na yung sunscreen. Yung sunscreen, ito yung pinaka gusto ko, to be honest. Like, malakas talaga siya makaputi ng face. And ayun, if you have minimal pimples or marks in your face, I really recommend this product. It's very great for maintenance, for whitening your face, and like, just making sure that it's clean all over. So for this one naman, I'm gonna use this for a week. And also show you guys the morning and night routine on using this product para kung di pa kayo gumagamit nito and balak niyong gumamit nito, you have a guide. Thank you.
unboxing and comparison of these two sets. Ano sa tingin nyo, guys? Is it like worth it na ba? I mean, doon din nyo pa siya nabibili na hawakan na gagamit. Baka hindi nyo pa malaman kung worth it siya. But I mean, do you think it's something that you want to buy? Hopefully, your answer is yes. And sana nakatulong tong video na to sa pag-decide nyo kung bibili man kayo nito. Actually, this is not sponsored. I just really love Brilliant Skin. It's really brilliant. Plus, affordable siya. I really like it. And by the way, at the end of the year, baka bumalik ako sa Brilliant Skin Rejuvenating Set for like a month. A month lang naman kasi rejuvenating set kasi hindi dapat siya maintenance na ginagamit. Kasi nagbabalat yung skin mo and hindi pwedeng continuous yon kasi it's not good for your face. And then babalik ako dito sa maintenance set na to after that. And I think I will give you guys an update on that if you like. If you have any questions about this set, please do comment them down below and I would like to answer them based on my experience. Again, just like what I said in my last review, I am not a dermatologist. I am a 17-year-old Filipina. Just sharing my experience about these sets. I really just like them. How many times did I say that in this video? I like them. Please do subscribe to my channel because I have more videos like these upcoming pa. Give this a thumbs up and also comment down below kung meron kayong video ideas, suggestions. I will see you guys in my next video. Always remember, be a little kinder. Bye!